Yun lang yun? Paparating pa. Oh, mas marami sila. Anong nangyari? Marami pong parating na, Song. Pero huwag kayong mag-alala. Bahala si Juan sa kanila. Merong sandata si Juan na pupuksa sa mga alimaw. Hindi ko siya kayang harapin ngayon, Nay. Ngayon na naamin ko na yung nararamdaman ko para kay Juan. Eh, bakit hindi mo nalang ipagtapat sa kanya ang totoo? Tigil na niya. Yung pagliligaw sa'yo. Nakahirap mong basta din si Kael. Ayoko po siya masaktan. Masama aming balita, Ma. Nandito na yung mga grupo na earning. Pinatay nila lahat ng tao? Hindi, Ma. Pinatay nila ang mga kalahi natin. Tulad ng mga narinig ko sa mga kwento mo. Parang galing sa Bacan La Cruz sa mga sugat nila sa mga katawan nila. Samuel. Napahanap mo daw yung Tagabantay. Oo. Hindi ko nasahan pagkatapos ng matagal ng panahon. Kagambalain nila tayo muli. Imposible yon. Wala nang Tagabantay. Alam ko. Pero alam ko rin nakikita ko, Laura. Unmistakably. Ang kinamatay ng mga kalahi ay galing sa sugat sa espada ng Bacan La Cruz na ginawa ng Tagabantay. Opo! Nakita po namin yung mga aswang. Butik na nga po nila kaming atakihin eh. Pero buti na lang dumating yung lalaki. Sino lalaki? Yung nagligtas sa amin doon sa mga aswang, ang tapang niya. Nabol niya nga yung mga aswang eh. Yun o! Iba ka, best friend! Siyempre! Ano naman? Best friend. Sikat na naman! Galing mo? Sigurado ka, Samuel? Sino siya? May alam ka ba tungkol sa kanya? Wala. Pero maaaring ang Tagabantay ay anak ni Amelia. That's ridiculous. Para magkakala kang babaeng yun, matagal na siyang patay. Pwede rin yung buhay pa rin si Amelia. At kung totoong buhay si Amelia, gusto kong malaman yan. Ako lang ang maaaring magbigay ng proteksyon sa ating makalahi laban kay Amelia. Hindi ako matatahimik hanggang hindi ko nalaman kung talaga nangyari kay Amelia. Juan! Asyong! Anong meron? Wala. Inahap ka talaga namin. Pero mas nakasikit na eh. Ba't parang iba yata yung ngiti mo nung nakakita mo si Jess pa rin? Talaga? Gusto nyo ba sungitan ko na lang kayo? Hindi! Ito ko si Asyong ang ito yung sasabi. May pasin si Asyong Rosario. Baka mamaya, nagalit ka na naman sa akin. Ewan! Sige na, magda-deliver pa ako ng bulaklak. Samahan ka namin! Bakit kapag lumalapit ka, kumakapog ang puso ko? Bakit kapag nandito ka, sumasayang araw ko? Lahat ng bagay sa mundo, parang maanggulo. Iba ka rin eh, no? Nadala lang ako. Sige na! Bakit kapag kapusap kita, nabubuhay? Hawak ka may ulit? Nag-practice lang. Kaya kong maglakad. Nababaliw sa tuwa ng puso ko. Parang nahalata ako. Parang
masaya mo yata ngayon, nasa mo. Lagi naman ako masaya pag kasama kita. Hindi nga. Bakit? Wala lang. Kasi, tumag na karang araw, kapag-isip-isip ko, alam mo, masarap pala sa pakiramdam yung nakakatulong ka, nakakagawa ka na mabuti sa kapwa mo. Ano yung sabihin? Kasi dati, pakiramdam ko, pampasikip lang ako sa mundo eh. Wala akong trabaho, tambay ako, lagi ako napipresinto. Panaypasok ko sa mga basagulo. Pero ngayon, nakakatulong na ako sa kapwa ko. Pakiramdam ko, importante na rin akong tao. Alam mo, masarap talaga yung nakakagawa ka na mabuti at nakakatulong ka sa kapwa mo. Bakit parang ikaw? Papansin ko masaya ka rin. Hindi, siguro may narealize lang din ako sa sarili ko. Ayan, yun. May isang bagay kasi na matagal na palang nagpapasaya sa akin. Hindi ko lang maamin. Pero naamin ko na rin sa sarili ko. At alam ko, sigurado ako sa bagay na yun. Sa isusulit mo, nalaman ng totoo. Ang sarap mabuhay, punong-puno ng kulay. Sa isang sulyap mo, ayos na ako. Sa isang sulyap mo. Walang alam si Samuel nung ko sa Tagabantay. Salamat naman, madam. Buti naman, at least makakahinga ka na din na maluwag. Madam? May problema ba? Wala nga siyang alam sa Tagabantay. Pero nakita ko sa mukha ni Samuel na umaasa siyang buhay ang taong yun. Umaasa siyang buhay si Amelia. Gawin natin. Hindi ko alam, Kael. Hindi ko alam. Alam mo, patayin na ang babaeng yan. Pero hanggang ngayon, eto, pinagbabantaan pa rin niya si Ryan ang relasyon namin ni Samuel. Hanggang ngayon, pakiramdam ko, inaago pa rin niya sa akin si Samuel. Pero hindi ako papayag. Hindi ako papayag na si Ryan ang pamilya ko. Katulad ng pinangako ko noon, hahanapin ko ang anak niya at papatayin ko siya. Pwede ko ba makausap si Rosario sandali? Ayop sa timing to, la. Pwede naman. Rosario, mauna na ako sa'yo. Mukhang may sasabihin na tumahalaga sa iyo tuloy. Salamat sa pagsama, ha? Oo naman. Pwede ulit. Rosario, ako na mag-aatid sa'yo. Halika na. Ingat kayo. Rosario, huwag mo sana mamasmayan. Itatanong ko lang. Iniiwasan mo ba ako? Ah? Bakit mo naman naisip yan, Kael? Wala naman. Nararamdaman ko lang. Para kasing may hindi tama. May problema ba tayo, Rosario? Kung talagang may malasakit ka kay Kael, kailangan sabihin mo sa kanya ang totoo.
Di bali nang malungkot siya ngayon o masaktan, kesa pahabain mo yan tapos bigyan mo siya ng maling pag-asa. Dahil pag nabasag mo na yung pag-asa niyan kay Kael, sigurado mas masakit para sa kanya yon. Ang totoo di bali na lang, Rosario. Sa tingin ko, dapat hindi kita kinukulit tungkol dyan, lalo na kung ayaw mo sabihin. Siguro, kailangan mo ng oras para mapag-isipan yung mga sinabi ko sa inyo isang gabi. Tungkol sa pagmamahal ko sa'yo. Tama lang. May mga bagay ako dapat na sikusuin. Sa ngayon, may oras ka pa para mag-isip. Sige, Rosario. Tatawag-tawagan na lang kita. Sige, Kael. Salamat. Juan, anong ginagawa mo dito? Tol, gusto sana kita kausapin tungkol sa kapatiran. Bakit? May impormasyon ka na ba sa kanila? Wala pa eh. Wala pa pala eh. Ano naman ang pinunta mo dito? Tol, hihingi sana ako sa'yo ng pabor eh. Ramin ko sana yung files nung yung mga nabiktima ng kapatiran. Gusto ko sana makilala yung pamilya nila eh. Baka sakali makatulong sa pag-investiga ko. Juan, hindi ko pwedeng ipakita sa'yo. Hindi ka polis. Informer ka lang dito. Kaya kung wala kang mahanap na impormasyon tungkol sa kanila, mabuti pa. Huwag mo na ituloy yung trabaho mo. Hindi. Mag-aari pa rin ako ng impormasyon tungkol sa kapatiran na yun. Huwag ka mag-aari lang, hindi ko hihinto hanggat wala ko nang kuha impormasyon tungkol sa kanila. Sige, Juan. Marami pa akong ayusin. Alaman ng kaibigan mo. Ngayon mag-alaman, Pepe. Sumagutan siya sa text ko kanina. Susundan daw siya. Ito, Pepe! Juan! Saan ang galing? Kanina ka pa namin naantay, ah. Nag-usap kami ni Kael tungkol kapatiran. May alam ko na ba kung anong balak nila sa atin? Wala pa, eh. Pero sa palagay ko, mukhang mas mahirapan ako ngayon. Dahil sa nangyari sa nakaraan, mukhang mahirapan po akong ibalik ang tiwala ni Kael. Ama, nagtanong-tanong na kami sa mga tao dun sa Barrio Humana. Ayaw talaga nila magsalita. Tingin ko mambibig nila tungkol dun sa taong nagligtas sa kanila mula sa mga kalahi natin. Mukhang nabigyan sila ng tapa ng Tagabantay niya, Ama. Gusto mo, pupunta ako doon para takutin sila. Ipilitin ko sila magsalita para mapagtapat nila kung sino talaga ang Tagabantay. Hindi ka, Er. Huwag kong problemahin yan. Hanapin mo na lang ang vigilante. Huwag mo na problemahin to. At yung mga kapatiran na musik sa atin. Yun ang problemahin mo. Pero Ama... Hindi. Gawin mo na lang inutos ko sa'yo. Aswang! Alam mo may isaan mo ako, ha? Agustin, linisin mo na. Patay, best friend! Galing mo! Ama, meron po kaming mungkahi upang mapabilis ang paghahanap sa Tagabantay. Ano yun? Ama! Bakit hindi ating ipatawag ang inyong pamangkin? Si Omar. Gumawa kayo ng mensahe. Padala niyo sa ating mga kalahi sa Sierra Madre. Papuntahin niyo dito si Omar. Kailangan pa ba natin siyang ipatawag, Ama? Tulad ng sinabi ko sa iyo, ako nang bahala dito. Gawin niyo na yan. Masusunod, Ama. Oh, magbilindal kayo, ha? Salamat po. Brother Jules!
Oh, Juan. Kumusta na? Ayos naman, no. Kayo, kumusta kayo? Ayos lang. Ba, mukhang masaya ka ata. Pati tainga mo pumapalakpak. Marami lang mong nangyayari maganda sa buhay ko. Ah, ganon? Brother Jules, nabalitaan niyo po ba yung tukol niyo sa mga aswang? Oo naman. Naniniwala po ba kayo doon? Oo, Juan. Naniniwala ako sa mga aswang. Eh, nabalitaan niyo rin yung tungkol dun sa lalaking pumatay ng mga aswang, yung halos isang baril na patay niya. Nabalitaan ko, Juan. Ang galing, no? Astig! Pero yun mo, napatay niya, mag-isa lang siya. Astig nga, pero dapat nag-iingat pa rin siya. Alam mo, delikado. Ikaw rin may sabi, nag-iisa siya. Dahil kahit ano sabihin natin, aswang pa rin ang mga yun. Eh, palagay ko naman, no. Yakan-yakan niya yung mga yun. Matapang yun, eh. Saka, meron naman yata siya sandata, eh. Sandata? Ano naman sandata yon? Eh, hindi ko alam. Eh, pero sa tingin ko, baka meron siyang sandata na nakakapuksa agad sa mga aswang. Ah, ganun, ha? Eh, Brother Jules, mo na ako sa inyo. Baka kasi hinahanap na akong lalabilin, eh. Ah, sige. Ingat mo kayo, ha? Yumayabang ata. Mukhang nagkakaroon ng bintilador sa ulo. Mabuti pumayag siya, Ma. Napatawag ang pamangkin niya. Magaling naman dirigma si Omar. Bukod sa siyang nagsasanay sa ukbo natin sa Sierra Madre, magaling siyang maghanap. Tama. Pag si Omar ang nagtrabaho, siguradong wala na tayong problema. Bakit kailangan pa kay Omar ipahanap ang Tagabantay? Hindi na ako pinagkakatiwalaan ni Ama! Kasalanan lahat ng to ni Juan. Oh, La! Kanina pa kayo dyan? Hindi masyado. Eh, tinitingnan kita kung okay ka eh. Ano ba yung kinukwento ni Asyo? Kapasaba ka na naman sa laban? Kagabi? Wala yun, La. Eh, huwag kayong mag-alala. Ayos naman ako, eh. Saka alam niyo po, saya-saya ko na ngayon, ramdam ko na yung pagiging Tagabantay. Kasi, nakakatulong po ako sa kapwa ko. Tapos, alam niyo yung pag napapanood ko sila sa TV, tapos nagpapasalamat sila sa akin. Kahit hindi man lang ako ganun kakilala, pakiramdam ko, parang bidang-bida ako. Yung sikat na sikat ba? Sundin mo na lang ang pinapagawa ng ama mo sa'yo. Total, ginagawa niyang lahat para hanapin ang Tagabantay. Matagal nang patay ang babaeng Tagabantay. Hindi ba, Ma? O baka naman, anak ito ng Tagabantay. Hindi ko alam. Mas mabuti na siguro na hindi ko maghanap sa Tagabantay. Eh, hindi ako naniniwala sa kakayahan mo, Kael. But it's safer that way. Ngayon pa na hinihintay natin ang pagsasakatuparan ng propesiya. Alam mo, anak, aaminin ko sa'yo, sa tuwing makakapanood ako ng mga balibalita, maski pa paano, siyempre proud ako dahil nakakatulong ka. Pero anak, nag-aalala ako para sa'yo. Sigurado ngayon, hinahanap mo na ng mga aswang. Eh, ano naman lang kung hanapin ako ng mga aswang? Hindi ko naman tatakot sa mga yun. Eh, ako yata ang Tagabantay. Pero kaya ko siyang talunin, Ma. Alam ko, at darating ang panahon, makakaharap mo rin ang Tagabantay at matatalo mo siya. Dahil mas malakas ka at mas makapangyarihan dahil ikaw ang anak ng dilim. And because you're my son. Ganyan. Masyado kang kampante. Mamaya mo dyan eh. Wala kang kamuwang-muwang. Binubweltahan ka na. Tandaan mo ha. Lagi kang mag-iingat. Silulay naman oh. Lagi naman ako nag-iingat eh. Alam niyo po, kapag narinig ko ang mga tao na humingi sila ng tulong sa akin at alam kong kailangan nila ako, doon lalo lumalakas ang loob. At doon ko naiisip na kailangan ko silang protektan at labanan ng mga aswang.
Kaya naiisip ko po na hindi ko sila pwedeng biguin. Bang nabalitaan ko na pinatawag mo si Omar para hanapin ang tagabantay? Oh, para mabilis. Baka may problema ba? Wala naman. Kung sa bagay, mas madali mo mahanap ang tagabantay. Mabuti yun. Ibig sabihin nun, mas madali mo rin malalaman kung buhay pa si Amelia. Ano ibig mong sabihin? Alam ko, Samuel. Nakita kita nung gabing binalita sa atin na matay ang Amelia ngayon. Nakita ko sa mukha mo kung paano ka nagluksa nung narinig mo na tupok siya kasama ng bahay niya. Maura, kung ano man niyang iniisip mo, hindi yung totoo. Hinamin ko si Amelia para makuha ko ang bakal na krus. Yun lang. Hindi ko na gusto ang pag-ugali ni Juan itong mga nakaraang araw. Masyado siyang naging mapusok at sobrang tiwala sa sarili. Baka ito na ang ikapahamak niya. Kapatira naman, hindi siya na disiplina. Salamat, Bossing. Maaasahan talaga kita. Panalo ako sa lahat ng labong sa mga aswang. At dahil dito sa tungkulin kong to, madami ako naliligtas mula sa panganib. Sana lang, Bossing, tulungan niyo ako. Bigyan niyo ako ng lakas para masubil ko lahat ng mga aswang. Mukhang dumating na ang panahon, Amelia. Kailangan ko ng gabayan sa kanyang pagiging tagapantay, ang apo ko. Sana po gabayan niyo ako para hindi ko mabigo ang mga tao kong maasa sa akin. At ng mga aswang ngayong Lunes. Andito na po ang pamangkin niyo, si Omar. Makikilala ang pinakatinatagong aswang. Meron kong papahanap sa iyo. Sino ito, Ama? Ang tagabantay. Paano kung malaman mong buhay si Amelia? Anong gagawin mo? Sunod-sunod na ang kaguluhan. Meron mo na ako nililihim sa iyo. Hindi pagmamahal ko. Kael, kibigyan lang talaga yung turing ko sa iyo eh. Kasalanan lahat ng ton, Juan. Dumarami na ang kalaban. Hindi mo magagamit yung mga natutunan mo sa gubat para hanapin ang tagabantay. May pangako kung mahanap ko siya, Ama. Pero hindi ko yata siya makakapayag sa mama sa akin ang buhay. Best friend, hindi mo ba dumadalo sa punto din na hanay mo? Juan Dela Cruz!